Ito na naman ang video natin. Welcome nga pala ang lahat sa mga manonood. So ngayong araw na to, magpapasira tayo ng motor. Este magpapagawa pala. Binaklas na nga ni Kuya yung gulong natin at sinisira na niya yung dating gestak ng mga spoke. Kaya eto, galit na galit siya. Matigas daw masyado. Andito nga pala tayo sa West Elementary School, malapit sa may DB Mart, dito sa may Ronnie Motor Parts. Dito tayo nagpagawa ng motor natin. Ito na nga pala yung gulong natin. Wala na siyang spoke at ito na rin yung hub. So kinuha ni Kuya yung pangtono niya sa kabila. At sa part na nga ito, lilinis na ni Kuya yung hub, pati yung ating rim, para ilagay yung mga spoke na bago. Punas, punas na punas, hanggang sa maging malinis. So, eto na, susunod na susunod na gagawin. At eto na yung spoke na ikakabit. XL nga pala or oversize siya. Kaya kasyang-kasya siya sa rim natin. Maging sa hub natin. Sinukat na nga ni Kuya yung ikakabit sa bawat butas. Kaya ito ay sigurado na kakasya. Tiniktik na nga ni Kuya yung rim natin para mabawasan ng konti yung mga kalawang. Kaya tiniktikin niya bawat butas para na ma-shoot na shoot yung ilalagay niyang spoke natin. Sinuot ni Kuya isa-isa yung mga spoke para mamaya inasasawali na niya yan. At ipapawa na niya yung hub at isusuksok na niya isa-isa yung mga spoke para magkaroon ng lock. Tapos mamaya abangan niyo susunod na gagawin. So ayan, aporma na yung unang mga spoke. Mamaya lalagyan pa yung kabila. Kaya titignan natin kung maganda yung forma ng rim natin. Lumipat na nga si Kuya ng pwesto kasi doon sa tapat namin nakikita yata nagbibideo ko. Kaya doon siya, doon niya nilagay yung spoke na pangalawang set. Kaya ngayon, ito isasaksak niya, isasaksak na isasaksak hanggang sa mabuo yung mga spoke. Ang sandaling ito, ilalagay na niya yung lock ng pangalawang set ng spoke. At syempre, isasawali na rin niya yan. Kaya tingnan natin kung anong gagawin niya. Kaya eto, pinipihit niya. Pihit, pihit na pihit. At sa mga sandaling ito, kanya lang hinihigpitan ang bawat lock ng mga spoke. At syempre, itutoro niya ito. Kaya pinapaikot, pihit, paikot, pihit, paikot, paikot. Kailangan na siguradong mahigpit ang lahat ng spoke kasi hindi niya ito maitutono kapag meron ditong maluwag. Kaya pihit, pihit na lang pihit. Tinanong ko siya sa mga sandaling ito kung umuotyo ba yung aking rim kasi medyo matagal na madami ng putol palang spoke. Kaya ito, sinabi niya sa akin na meron siyang stock na rim. At ang halaga ay 300. Ibibilete na sana sa akin kasi wala na ako dalong pera. Kaya sinabi ko na babalikan ko na lang kung maaabutan ko. Pero nung nakita ko yung rim, talagang fresh na fresh, bagong bago, wala pang sira. Kakapalitan daw kasi ng rim 17 nung may-ari ng bagong Hondang motor. Kakabit na nga ni Kuya yung gulong natin doon sa rim na pinagawa natin. Kaya nilalagyan niya muna ng langis yung gulong na ikakabit niya para naman syempre swabe yung pagpasok, madulas-dulas at syempre walang sablay. Ipinatong na nga ni Kuya yung gulong doon sa rim natin. Kaya naman, syempre, ilalagay na niya ito ng unti-unti. Syempre, dahan-dahan pa rin kahit na madulas yung gulong natin. Binabalik na ni Kuya yung mga inalis niya doon sa may rim natin kasi ilalagay niya yung lalagyanan ng sprocket at doon kasi nakalagay yung kadena. Kaya ito, unti-unti niya nilalagay, pati yung lock ilalagay na rin niya. At umalis nga si Kuya sa harapan natin. Lumipat siya sa kabila kasi nandun yung hangin. Hinahanginan niya pala niya yung gulong natin para ito ikakabit na doon sa motor natin.
At bumalik na nga si kuya sa motor natin para ikabit yung gulong natin. At sinabi ko nga na bawasan yung kadena natin. Kaya eto, ginagawa na niya ay sinasalpak niya mabuti para wala siya makalimutan. Baka mamaya walang tornilyong mailagay. Sa mga sandaling ito, tinitingnan na nga ni kuya yung kadena natin kasi titingnan niya kung ilan yung aalisin na kadena natin. Kaya eto, sinusukat niya at mamaya puputulan niya yan. Inakabit na nga pa ni kuya yung pampoto yung kadena natin para mabawasan niya kahit dalawa at para naman hindi lugang-gang yung kadena. Kaya mamaya makikita natin kung paano siya. At eto na ang mga susunod na kabanata. Ikabit na nga pala ni kuya yung kadena ng pinutol kaya andito na at hinihigpito na niya yung gulong natin. Tinitingnan din niya kung maayos at eto na, tapos na. Ina-adjust na lang niya para naman safe tayo sa mga biyahe natin. Maraming maraming salamat nga pala kay kuya na gumawa ng motor natin. Adjustment na lang at pwede na tayong umalis. Ayos na rin ang gulong natin pati yung rim natin. Bagong bago na yung spoke natin. Ina-adjust na lang ni kuya yung isang tornilyo doon sa kabila at mamaya yung preno naman ang i-adjust ni kuya. Maraming salamat kay kuya. Hanggang sa muli, eto na ang pinakahuli. Please do like and subscribe and follow our page. Bye bye.